magkakaroon na ilang pagbabago sa strategiya ng kampanya ni Presidential Aspirant Senator Grace Poe. Ito ay matapos na maungusan na si Poe sa number one spot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa latest Social Weather Station Presidential Survey. Ayon kay Vice Presidential Candidate Senator Cheese It's Escudero, tandem ni Poe, nagkaroon na umano sila ng pagpaplano ukol dito, lalo na't dikitan umano ang laban sa pagkapangulo at maging sa ikalawang pagkapangulo. Nabatid na parehong nasa pangalawang pwesto ngayon sa survey ang tandem na Poe Escudero. Samantala, sa kabila nito, umaasa naman ang senador ng pagkatapos ng halalan ay buo pa rin ang bansa sa kabila ng matinding hidwaan, bangayan, siraan sa pagitan ng ilang mga kandidato. Umaasa naman ang ilang kongresista na maihabol pa ang House Bill 1976 bago matapos ang 16th Congress. Sa ilalim ng panukala, dinidiskwalipika ang isang kandidato na mabibigong bakantihin ang kanyang appointed position bago umatapos maghain ng Certificate of Candidacy. Gayun ng mga may akda, ang public officials ay tinatalaga sa isang posisyon ay dapat na agad magbitiw sa kanyang posisyon upang hindi makagamit ng kanilang impluensya para sa tinatakbuhang elective position. Paliwanag ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez, hindi tulad sa mga elective positions na may fixed term, ang mga appointed position umano tulad ng mga kalihim na mga ahensya ng gobyerno ay coterminos sa Pangulo. Malaki ang tsansa na pwedeng magamit sa partisan politics at malustay sa pangampanya ang pondo ng government office kung hindi agad pagbibitiwin o pagre-resignin sa pwesto ang isang kandidato na humahawak ng isang appointed position. Kasabay ng pangungunan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte's latest voters preference survey, hinimok naman ni Vice President Jomar Binay ang publiko na huwag iboto ang berdugo tulad umano ni Duterte. Ayon kay Binay, ang mga naging biktima ni Duterte ay mga taong mahirap, lalo na ang mga kabataan at matatanda. Nabatid na sa latest first quarter 2016 presidential preference poll, nakuha ni Duterte ang number one spot sa 27% at statistically tied naman sina Senator Grace Poe at Binay. Bumagsak naman sa pang-apat na pwesto si Mar Rojas sa 18%, habang nananatili sa last spot si Senator Miriam Defensor Santiago. Balitang international, sinimula na ng royal couple na sina Prince William at Kate Middleton ang kanilang isang linggong paglilibot sa India at Bhutan. Una nilang ginawa ang pag-aalay ng bulaklak para sa mga biktima ng pag-atake sa Mumbai noong 2008. Agad din silang binalitaan tungkol sa nangyari namang sunog sa Kulam, India, na kinasawi ng higit sa 100 katao. Nanood rin ang Duke at Duchess of Cambridge ng isang cricket match ng mga kabataan mula sa mga mahihirap na pamilya. Samantala, kabilang naman sa nakatakdapan nilang bibisitahin ay ang ancient Banga-Banga water tank at isang fundraising gala night sa Bollywood. Ginulat ni Prime Minister Arseniy Yatsenyuk ang buong Ukraine sa biglang pagre-resign nito na ipinalabas sa isang televised broadcast. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na political crisis sa kanilang bansa at dalawang buwan matapos pagpasyahan ng kanilang pamahalaan na wala na silang tiwala sa pamumuno nito. Dahil dito, nominado para sa iniwang pwesto ang kanilang kapartidong si Parliament Speaker Vladimir Groysman. Hindi naman niya idinetalye ang mga susunod niyang plano matapos ang pagbaba sa pwesto. Pinagbigyan ng Los Angeles Court ang hirit ng Temporary Restraining Order o TRO ng porn star na si Brett Rossi laban sa Hollywood actor at ex-boyfriend niyang si Charlie Sheen. Ito ay kaugnay sa umunong physical na pananakit ni Sheen kay Rossi noong 2014, maliban pa sa pagbabanta sa kanyang buhay at hindi rin agad sinabi na positibo pala ito sa HIV. Sa utos ng LA Court, hindi maaaring lumapit ang 50-year-old actor kay Rossi ng 100 yards mapa sa bahay, trabaho at kapag nasa sasakyan. Sa panig naman ng Two and a Half Men star, iginiit ng abogado nito na publicity stunt lamang ang ginawa ng 26-year-old porn star. Itinakda naman ang hearing para sa pagpapalawig ng TRO laban kay Sheen sa April 28. Yan, good news! Napantayan na mga kabrigada ng NBA defending champion Golden State Warriors ang 72 single season win record ng Chicago Bulls. Ito ay matapos tinalo at pinadapa ng Warriors ang San Antonio Spurs sa score na 92-86. Sa naturang laro, mga kabrigada, naka-score ng 32 points si defending MVP Stephen Curry para wakasan ng Warriors ang home winning streak ng Spurs. Sa Webes naman, tatapusin ng Golden State ang kanilang regular season na laro sa home game kontra naman Memphis Grizzlies.
Yan, Golden State Warriors. Napantay na 72 winning streaks. Grabe yung record. Actually, wala ako masyado. I really don't care. Oh, hindi masyado ako nag-care about sa basketball. Although, ano bang sports mo? What? Ano bang sports mo? Shatong sports. But I think I'll go for Golden State Warriors because somebody, dun siya, dun yung gusto niya. But the thing is, hindi talaga akong care sa mga ganun. Although they look good on the court. Okay, ang hirap intindihin ng mga rules, oo. Kakapagod, dami ko hindi sa buhay. Pero ikaw, boss, anong sports mo? Nung college ako, naglaro ko ng football eh. Wow! Sa MSU noon, sa AS, Arts and Sciences. Arts and Sciences. Pareho tayo because you're with Paul Sai. I'm with BS Bio and Shishi. Wag ipan. So, medyo dumaan din dun sa mga Arts and Sciences. Ano siya? Miss. Miss, eh? Oo, Miss. Miss Scent. Ganun.